Ding mga kaibon, so welcome sa aking YouTube channel, ang Kenken Mini Aviary. So for today's video ay mag-harvest na tayo ng ating painakay. Babaan na yung ating mga painakay. So yun ay mga inuline. So dito sa part na to meron tayong apat. So i-harvest na natin. Dahil nga napansin ko na meron ng itlog yung kanilang parent, so silipin natin yung kanilang itlog. So yan mga kaibon, meron dalang dalawang itlog dito. So kaya i-harvest na natin itong mga pinakay nila. Mga kaibon, sorry pa natin ilalagay yung ating mga harvest na pinakay. So napansin ko naman na tumutuka na sila. So pwede na natin silang ilipat ng kulungan. So dito na natin lalagay sa part na to. So yung bali yung ibon dito, yung mga products, upapain natin, lipat natin ng pwesto para may paglagyan tayo ng mga bagong painakay. Dahil nga medyo napupuno na yung ating mga lagayan dito. So yan. Ito mga inulines to mga ibon. Kasi meron din tayong baba na alt one. So mapansin nyo yan. Yan ay Lupino Popaline. Alpha, meron silang dalawa. So, malapit na rin natin yan, i-harvest. At meron nga rin pala tayo dito sa kabila na Project Lupino Opaline din. So, meron silang akay ito, dalawa. Dalawang green, isang opa at isa non-opa. Pero silang dalawa ay possible na stick sa ino. So, pwede na rin natin silang i-harvest. Dahil halos kasabay lang naman ito nung ating mga mabang paakay ito sa kabilang kulungan. Mayroon tayo rito ang dalawa. So yun. So yun. Dalawang green. So ang pairs nila dyan ay back to back na speed sa ino. Isang bisino at isang green. So yung unang clutch nila ay mayroon silang kapatid na visual na Lupino. So yung Lupino doon ay narito sa kabila. So yung ating additional na leader ng Lupino Opaline. Pinapanood yung video ko ng nakaraan. Mayroon tayo rito back to back na Lupino. So narito may itlog sila na lima. So yun ang kapatid ng naritong paakay. So harvest na rin natin kasi tumutukan na rin naman ito. At sama na natin dito sa i-harvest natin sa kabila. So tara at samahan nyo ako. So ito mga kaibon, i-harvest na natin yung ating mga pinakay dito sa stage na ito. So ito na mga kaibon, ating unang harvest. So ayan. So meron tayo dito, apat. Ayan, ang ganda ng ating harvest ngayon mga kaibon. So solid. So pakita ko sa inyo ng malapitan. So ito na mga kaibon, yung ating na-harvest. So bali, second flags ito ng ating Project Lupino Opaline. So naglabas sila ng visual ngayon. So yan, isang Lupino Opaline. Tapos isang Yellow Bull Opa.
Tapos ino, isang pastel green opa, post ino, at isang, okay, hindi ko lang sure kung disuwini ito mga kaibon, dahil pag naiilawan ito, nagkakako, parang nagiging kulay turk, par blue. So, ang ID ko rito, ID suwini, par blue. Pero nung pinakita ko sa mga tropa natin mag-iibon, ang sabi dito ay pastel daw. Pastel green. Ayan. Pag nilapit natin siya. So, hindi natin mailawan kasi medyo palubat na itong ating cellphone. So, pakita ko mamaya sa maliwanag na area. So, ayan. Pag may area sa ilaw, nagiging parang green ang kulay niya. So, hindi ko sure kung ito ay isino. Pero opaline siya. At ito ay post-ino. Dahil nga pero sila ay back-to-back na split sa ino. So, yung mga hindi nag-visual dito ay mga post-ino. Pero malaki naman chance nito na ito ay sure split sa ino, mga kaibon. Post lang yung ating declare dahil na back-to-back yung parents ng mga ito. Pero napapansin ko mga kaibon sa mga ibang breeder pag gantong mga parisa na back-to-back na split in at naglabas ng visual. So ina-idea agad nila na split na agad sa ino. So para sa akin mali yung mga kaibon. So ang idea talaga nila is post-ino. So pwedeng tumarga yung kanilang dugo ng ino at pwede naman hindi. Ayan. Ang maganda ng ating mga na-harvest. So yun na nga mga kaibon. So isang solid na harvest yung nakuha natin. So ang gaganda nila. So hanggang dito na lang muna at salamat sa pagpanood. God bless us all.